Thank you.
Bible, yung Bible. Amen. Praise God. Tayo po'y makakaupo sa presence ng ating Panginoon. So, isa po uling mapagpalang hapon sa ating lahat na nakikinig, sumusubaybay po sa ating live streaming. It is a blessed afternoon for us to worship the Lord, to praise the Lord, to give Him glory because He deserves it. Amen? So, today we are going to continue our study about the women of God, because it is Women's Month. Amen? Ito po ay buwan daw ng mga kababaihan. Amen. Proud po ba tayong maging babae? Hindi lamang po babae, bagkus babae ng Panginoon. Amen. So, tayo pong lahat ay makipagbukas sa aklat po ng John. Okay? Book of John, chapter 8. John chapter 8. Kanina pong umaga ay pinag-aralan po namin ang buhay ng isang babae na napakadakila po ng mensahe at kapahayagan ng Panginoon. This woman is the Samaritan woman. She has been shown grace and mercy by the Lord, forgiven of her shortcomings, but in the end, she was able to receive the greatest gift, and that is the gift of the living water or eternal life. And today we will study about another woman in the Bible. And her name is Mary Magdalene. Amen. Let's learn about the life of Mary Magdalene. Sino ba si Maria Magdalena? Narinig niyo na po ba siya? Oh, sa mga tao, ang portrayal sa kanya, man has portrayed Mary Magdalene in the most, you know, maligned way, in the most disparaged way. She has been portrayed in a negative light. Siya po ay pinortray bilang isang babaeng promiscuous, prostitute, you know, lahat ng mga pangit na pwedeng isipin sa isang babae. Ganun po ang portrayal kay Maria Magdalena. But today, we will study Mary Magdalene according to what the Bible describes her. According to what the Bible gives a record of her. Not according to what history, not according to what tradition, not according to what churches has portrayed her to be. And because it is Women's Month, let us pay tribute to her, one of the most wonderful, amazing, fascinating creation of God, okay, the women. And in the Bible, Mary Magdalene was one of them. Very little is known of her, but we will try to study the characterization of Mary Magdalene according to what the Bible tells of her. First, let us know what the history, what tradition, what churches, you know, traditional churches portrayed her to be. Number one, tinatawag siya laging prostitute. Pero alam niyo po ba na walang sinabi ang Bible na siya isang prostitute? Never in the Bible was she ever called a prostitute. But when we say Mary Magdalene, ang babaeng mababa ang lipad, prostitute. Amen? So that is one portrayal of her. She was called to be a prostitute because she has often been identified as the sinful woman who knelt and kissed the feet of Jesus in Luke 7:36 to 50. But this association, it has never been proven. Hindi po sila iisa. Hindi po siya si Maria Magdalena, yung babaeng nagbasag ng kanyang alabaster jar at hinugasan ng Panginoon. Eh saan po nagmula ang katuruan na siya po ay isang prostitute, na siya isang babaeng mababa ang lipad? Kung kaya't throughout history, she was ever portrayed as that. Kung napanood niyo po yung mga pelikula na Jesus Christ Superstar, she was portrayed as a prostitute. Kung napanood niyo po yung
the Passion of Christ, she was also portrayed as a prostitute. Kung napanood niyo po yung Da Vinci Code, na the Da Vinci Code, siya rin po ay pinortray na asawa ni Jesus. Okay? At sila nagkaanak ni Jesus. What a blasphemous portrayal. But doon muna tayo sa prostitute. Saan ba nagmula yung katuruan na siya isang prostitute? Kasi wala namang binanggit ang Bible na siya isang prostitute. Binanggit siya sa Luke chapter, John chapter 8. Basahin muna natin yon. John chapter 8, 2 to 3. Ito ang isa sa mga talata na binanggit si Maria Magdalena. Let's see ha kung ano yung sabi doon. And also some women who had been cured of evil spirits and diseases, Mary called Magdalene, from whom seven demons had come out, Joanna, the wife of Chuza, the manager of Herod's household, and Susanna, and many others. These women were helping to support them out of their own means. Basahin ko po dito sa NIV Bible. Sa John chapter 8, sabi doon sa verse 2, at dawn, John chapter 8, 2 to 3. At dawn, he appeared. Okay, at dawn, he appeared and women had been cured, and these women had been cured of evil spirits. Hindi po yata Junior, John, Luke. Amen? Yeah, Matthew, Mark, Luke, and John. Okay, nagkamali po yung aking typewriter. Alright, so ano pong pagkakaportray ang pagkakasabi kay Mary Magdalene? Siya po ay isang babaeng na cast out ang ilang demonyo. Siya po ay isang babaeng na cast out ang pitong demonyo sa kanya. Amen? And also, the woman who had been cured of evil spirits and diseases, Mary called Magdalene, from whom seven demons have come out. Amen? Hindi po sinabi doon prostitute siya. Sinabi na pitong demonyo ang lumabas sa kanya. Pero hindi po sinabing prostitute siya. So saan po nagmula yung pagkakakilala sa kanya na siya po ay isang prostitute? Noon pong si Pope Gregory the Great, isang papa, ay nag-preach patungkol sa kanya. At in-associate niya na siya yung babae nagbasag ng alabaster box at yung kanyang pagpunas ng buhok sa paa ni Jesus ay isang sensual act, you know, trying to please Jesus Christ. Amen? So, merong mga sexual insinuations. At yun po ang kinopya na katuruan at pagpapakilala kay Magdalena sa buong madla. Kaya naman tayo, tinanggap lang natin iyon. Pero hindi natin sinaliksik ang Biblia. Wala namang sinabing babaeng mababa ang lipad si Magdalena. Bakit siya tinawag at kinilala natin as a prostitute? Alright? So, napakadali kasing mag-judge, ano? Tayo po, napakadali nating mag-judge na, lalo na ang mga babae, vulnerable tayo na i-judge. Amen? Na kapag nag-lipstick lang tayo ng makapal, ay mukha namang prostitute. Amen? Okay. Nag-makeup lang tayo ng konting makapal eh, mukha na tayong GRO. Or mukha na tayong pwedeng rapin, di ba? Ganun po yung vulnerability natin as women. And Mary Magdalene was not spared of that. Hindi po siya na-spare. Ginad siya as a prostitute, kahit wala namang sinabing Bible na siya isang prostitute. Although, the Bible said seven demons were cast out of her. So, yun po yung ating titingnan mamaya. Okay. So, kung dahil prostitute siya, pinortray din siya as a promiscuous woman na maraming lalaki sa buhay. Papalit-palit ng lalaki sa buhay. At isa sa mga lalaki niya ay si Jesus. At in fact, sabi nila, kung pinanood niyo yung Da Vinci Code, naging asawa siya ni Jesus at nagkaroon sila ng anak ni Jesus. Biruin niyo yan. Biruin yung blasphemy niyan. Biruin yung walang kapararakang akusasyon niyan. Amen? Base sa espekulasyon, base sa haka-haka, ganun na lang nila ipinasa sa kasaysayan ang reputasyon ng isang babaeng ito.
Amen? Na kinakailangan nating itama sapagkat mali. Amen? Si Magdalena po ay hindi sinabi ng Biblia na prostitute. Hindi rin sinabi ng Biblia na siya isang promiscuous woman. Ano yung promiscuous sa panahon natin ngayon is M-A-L-A-N-D-I. Amen? Ganun po yung pagkaka-portray sa kanya. At sino ang magtatama nito? Tinanggap na lang natin ng ganito. Amen? Kawawa naman siya. Hindi na niya may pagtanggol yung sarili niya. Amen? Pero purihin ng Panginoon na tayo nagsasaliksik ng Biblia, we can, you know, right the wrong and we can portray her as what the Bible has portrayed her. Okay? So, ilan pa sa mga maling pagka-portray ng kanyang character ay yung nga, seductress siya ni Jesus Christ. Kaya doon sa the Last Supper na pinaint ni Leonardo da Vinci, yung isang taong nakahilig ang kanyang ulo sa dibdig ng Panginoon ay sinasabi nila na si Mary Magdalene yun. Na ano niya. Pero sino yun? Si John yun. Si John. Amen? John the Beloved. Siya po yung beloved ng Panginoon na pinakamalapit sa puso ng Panginoon kaya siya po yung nakahilig. Pero dahil mahaba ang buhok ng pagkakaportray ni Leonardo da Vinci, ewan kung saan niya kinuha yung mga ilustrasyon na yun, siya rin ang si Leonardo da Vinci rin ang nagportray ng the eye, yung mukha ni Jesus Christ na long hair, na parang Jeff Rooks. Tapos yung mata niya malamlam. Amen? Yun ang sinasamba natin ngayon na Jesus. Di ba? At ang tawag sa kanya ay the eye kasi kahit saan ka pumunta, parang sinusundan ka niya. Amen? That is a masterpiece of Leonardo da Vinci. At yun daw si Jesus Christ. Saan kinopya yun ni Jesus Christ, ni Leonardo da Vinci? Alam niyo po kung sino ang modelo ni Leonardo da Vinci doon sa mukhang iyon? Isang lasenggo na natutulog araw-araw doon sa park, somewhere doon sa Europe. At dahil yung lasenggong ito ay walang panahong magpagupit, pumunta ng barbero, walang panahong mag-ahit, kaya meron siyang balbas, pero yung mata niya ay very, very prominent. Yung mata niya kakaiba, malamlam. Kaya siyang kinuhang modelo ni Leonardo da Vinci at pinintura niya ang mukhang iyon na ngayon ay kinikilala nating mukha ni Jesus. Na nakalagay sa ating mga dingding, nakalagay sa ating mga altar, nakalagay sa ating mga simbahan at ating tinitirikan ng kandila at inaalayan ng mga bulaklak. Sino yon? Si Jesus ba yon? Yun ay isang mukha ng isang modelo ni Leonardo da Vinci somewhere doon sa Europa at siya isang lasenggero ngunit may malamlam na mata at kinuha niya ang mukhang yon. At anong ginagawa natin ngayon? Amen? Ignorantly, we are worshiping, we are venerating, and we are giving, you know, attributes of deity to this image, to this picture. Amen? At si Leonardo da Vinci, siya rin ang nagpintura ng The Last Supper, one of his masterpieces, at doon yung mga 12 disciples, at kinuha yon ng maraming tao para sabihin si Maria Magdalena yung katabi niya. At asawa niya. At nagkaroon pa sila ng anak, ha? That is the most ridiculous, that is the most blasphemous ever to be said of Mary Magdalene. Yun ang pinakagrabe. Di baling prostitute na siya, eh? Amen? Di baling, promiscuous woman, eh? Pero sabihin mong sineduce na si Jesus Christ para maging asawa ni Jesus Christ at magkaroon sila ng anak. Wow! That is big. Amen? That is something blasphemous. Hindi po yun hindi lang blasphemous, kundi slanderous and defamatory. Kung buhay lang si Jesus ngayon, or buhay lang si Maria Magdalena ngayon, baka dinimanda sila. Amen? Na nagpakalat nito. Bakit nyo tinitismis na ako ay asawa ni Jesus at meron kaming anak? Yan ay isang kasinungalingan. Idedemanda ko kayo ng slander. Defamation. Amen? Kung merong pong
Meron pong ganung kaso, ang alam ko meron yun, slander and defamation. Kapag ikaw ay sinira ang puri, nagkakalat ng mga walang katotohanang chismis patungkol sa'yo, walang katotohanang kwento, pwede mong balikan yun at idemanda ng slander and defamation. But where is Mary Magdalene? Para ipagtanggol ang sarili niya. Wala. Amen? Pero yun na yung tinanggap nating imahe niya. Yun na yung tinanggap nating reputasyon niya. That she is a prostitute, a promiscuous woman, a seductress of Jesus Christ, the wife of Jesus Christ, and the mother of the children of Jesus Christ. What a preposterous, ridiculous, slanderous, defamatory presumptions. Amen? Pero ganyan po ang tao eh. Wild ang imagination, speculation, and preconception. But today, we will try to right the wrong. Because Mary Magdalene is far from what history has portrayed her. She is very far from that. And, you know, she deserves some respect. She deserves some, you know, righting of wrongs. Okay, so, una, bakit po si Mary Magdalene tinawag na Mary Magdalene? Kasi ang Mary, masyadong gamit na pangalan sa Bible. Ang dami pong Mary sa Bible. At si Mary, the Magdalene, ay isa lang sa mga Marys. Merong Mary, mother of Joseph in the of Jesus in the flesh. Merong Mary of Bethany, iba rin yun. Mary of Bethany, kapatid yun ni Lazarus at ni Martha, na siya yung laging I want to be like Mary who want the better part. Siya yun. Amen? Ayaw niyang abala siya kagaya ni Martha. Gusto niya laging nakaupo sa paanan ni Jesus. So there are so many Marys in the Bible because it is a very popular name nung panahon ni Lord. Okay? It is a derivatory word or name for Miriam. Miriam also means Mary. Si Miriam, kapatid ni Moses sa Old Testament. Yung Miriam sa New Testament ay Mary. So, isa yan sa mga pinaka-popular na pangalan sa Bible when it comes to women. And Mary, the Magdalene, was called the Magdalene because she came from Magdala. Magdala is one of the towns near Capernaum. Napuntahan po namin ito. Mary, the Magdalene, na nakatira doon sa Magdala. Nadaanan po namin ito nung pumunta kami sa Capernaum, the town of Jesus Christ. Ito po yung unang-unang base ni Jesus Christ nung siya ay nagsimula sa earthly ministry niya. At si Mary of Magdala, or Mary the Magdalene, was one of the first followers of Jesus Christ, mind you. Nauna siya higit sa ilan pang mga alagad ng Panginoon at siya ay isang babae. Saan po natin makikita yan? Sa Matthew 27:55. Many women were there watching from a distance, and they had followed Jesus from Galilee to care for his needs. So ngayon pag-aaralan natin, ano ba ang totoong karakter ni Maria Magdalena? Who is she according to the Bible? And number one, from what we have read in John 8:2-3, she was a devoted follower of Jesus Christ. Okay? Sinundan niya si Jesus saan man magpunta. Sabi po doon sa ating binasa kanino doon sa unang talata. And also some women who had been cured of evil spirits and diseases, Mary called the Magdalene, from whom 7 demons have come out. These women were helping to support them out of their means. So, saan man pumunta si Jesus, sinundan niya, sinusuportahan niya po ang Panginoong Jesucristo. Amen? Hindi po sinasabi yan ng relihiyon. Hindi nila sinasabing si Maria Magdalena ay isang devoted follower of Jesus Christ. Na saan man magpunta si Lord ay nandoon siya, inaasikaso ang pangangailangan ng Panginoon. At out of her own pocket, according to John 8:2-3, mula sa kanyang sariling bulsa, inilabas niya ang kanyang pera para suportahan ang travel and ministry ng Panginoong Jesus. May nagsabi ba niyan? Basta ang alam lang natin si Magdalena, prostitute.
Yun lang. Pero walang nagsasabi sa atin na siya isang dakilang babae na mula sa kanyang sariling pocket, mula sa kanyang sariling finances, ay fininance niya ang gospel. Fininance niya ang ministry ng Panginoon. Jesus Christ stayed only for 3 years for his earthly ministry, and one of those who supported him faithfully from her own pocket was a woman named Mary Magdalene, the woman from Magdala. She traveled with the Lord, with some women like Joanna and Susanna. Amen? Okay, sino si Joanna, sino si Susanna? We don't even know them. But boy, they supported the Lord faithfully out of their own pockets. Nothing has been mentioned ever about them. Pero ang Panginoon, amen, alam kung ano yung ginawa nila para sa Kanya. Amen? Inasikaso sila, sinundan kung nasaan ang Panginoon. Amen? So, you can just see na kung sinundan nila ang Panginoon saan man magpunta, at sabi niya nun, cared for his needs. Amen? So, ano ibig sabihin nun? Ipinagluto, pinakain. Because there were times when Jesus get tired. There were times when Jesus was traveling here and there. At sinong nag-aasikaso sa kanya? Mga babae. Si Magdalena, si Susanna, amen? At si Joanna, amen? Itong mga babaeng ito, sila po ang nag-asikaso sa Panginoon, amen? They were the earliest of the disciples. They were disciples because disciple means follower. And they followed Jesus wherever he went. And so, they were disciples. So, more than a prostitute, Mary Magdalene should be called a disciple, just like the other men, just like Peter, John, Luke, whoever these 12 disciples are. Amen? Pero nakontento na lang ang mga babaeng ito because they are not after titles, they are not after positions, they are after being faithful and devoted to the Lord. And they did that with such devotion. Amen? Sinundan nila ang Panginoon. She traveled with Jesus and the disciples. Sa Luke 8:1-3, Jesus traveled about from one town and village to another, proclaiming the good news of the kingdom of God. The 12 were with him, and also some women who had been cured of evil spirits and diseases. Mary, called the Magdalene, from whom 7 demons had come out, Joanna, the wife of Cusa, the manager of Herod's household. Kilala niyo ba si Herod? Hari. Hari siya doon. Amen? Si King Herod. Sino raw po yung isang babaeng supporter niya? Asawa ng mga ng tagapamahala ni Herodes. So there's some connection there. Amen? May connection itong babaeng ito, si Joanna. Asawa siya ng manager of Herod's household. Amen? So, pero nobody knows about Joanna. Kilala niyo ba siya? Meron siyang pwesto, meron siyang posisyon yung asawa niya, mataas na tao kasi nasa palasyo ni Herodes, pero siya po ay amen. Ano po, nakontento na siya sa paglalakbay kasama ang Panginoong Jesus. And Susanna and many others. These women were helping to support them out of their means. Amen. These women were helping to support them out of their means. Mula po sa kanilang sariling bulsa, mula po sa kanilang sariling resources, they were unselfish to give and share and support the disciples of the Lord, to support the Lord himself in his earthly ministry. Amen? But nobody tells us about that because we know Mary Magdalene as somebody who is a prostitute, just like that. But no, more than that, you know, more than, you know, 7 demons were cast out of her, she was a woman who followed Jesus. Amen? So, siya po ay number one, siya po ay isang devoted follower or disciple of Christ, you know, of the same, you know, level as the other disciples because they did their part faithfully. Okay. Number two, ano po yung pangalawang katangian niya maliban sa siya isang tapat na tagasunod ng Panginoon? Sa verse 2, sabi po doon, and also some women had been cured of evil spirits. Mary Magdalene,
from whom 7 demons had been cast out. So, ang pangalawa pong katangian niya ay siya po'y nakaranas ng kalayaan at biyaya ng Panginoong Hesukristo. She had experienced, she has received the grace and the deliverance of the Lord Jesus Christ dahil sinabi po ng ating binasa, 7 demonyo po ang lumaya sa kanya. Pero hindi sinasabi kung anong demonyo yon, kung demonyo ba yon ng prostitution, demonyo ba yon ng promiscuity, hindi po sinabi at hindi binanggit. Amen? But that is water under the bridge because nonetheless, these women have been set free. Amen? Itong mga babaeng ito, sumunod kay Jesus sapagkat nakaranas sila ng isang dakilang bagay mula kay Jesus. Lumaya sila. Saan? Sa masasamang espiritu at sa sakit karamdaman. Who knows kung 7 demonyong yun ay 7 sakit at karamdaman ni Magdalena. Baka meron siyang cancer sa breast, meron siyang cancer sa buto, meron siyang cancer sa liver. Kasi ang cancer ay nagme-metastasize. Amen? But nobody ever mentioned in the Bible what kind of evil spirit, what kind of demon spirit. But, mind you, demon spirits oppress people. Ang mga demonyo, pinapahirapan ng tao. So imagine mo ang buhay ni Maria Magdalena bago siya pinalaya ng Panginoon. Hindi lang isa, hindi lang dalawa, not one, not two, but not three, but 7 demons were oppressing Mary Magdalene. Whatever kind of demon that must be. Imagine nyo po yung misery niya, buong buhay niya. Nabubuhay siya na inoppress ng demonyo. Hindi lang isa, dalawa, tatlo, kundi 7 demonyo po ang nagpapahirap sa babaeng ito. And I don't know what kind of misery. It must be very, hindi po mailarawan ang misery na yon. But one day, God had mercy on her. Jesus Christ came and cast out those 7 demons from her. And she was free. She was set free. Amen? At ano po ang kanyang isinukli? Siya po ba'y tumalikod sa Panginoon? Nakaranas po siya ng pag-ibig, nakaranas siya ng kalayaan, nakaranas siya ng biyaya. Ano pong isinukli niya? Isinukli niya po ang buhay niya. Isinukli niya po ang kanyang devotion, ang kanyang katapatan, ang kanyang pagsunod, ang kanyang pag-alalay, ang kanyang pagsisilbi at paglilingkod sa Panginoon. Na kung saan man dumako ang Panginoon ay nandoon siya. Did you know that she was the last person seen with the Lord Jesus Christ before Jesus Christ was dying on the cross? 3 mga Maria ang nandoon. Si Maria na ina ni Jesus sa laman, si Maria na Magdalena, at si Maria of Clopas. Amen? So, itong mga 3 Maria ang ito, sila lang ang natira. Lahat ng mga ibang alagad, nagtago na. Amen? Yung si Pedro nga, binetray na, dinenay eh. Si Judas nga, ibinenta na ang Panginoon eh. Pero sinong natira? Nandoon o umiiyak, nakikita, even at the last minute and at the last breath of the Lord, Mary Magdalene was there. Talking about faithfulness. Amen? Talking about loyalty. Naku, sa panahon ngayon, ang loyalty po ay 2-5. Ang hirap pong makita niyan. Kasi napakadali pong magtaksil ngayon. Manumpa ka ngayon, bukas, kinalimutan mo na yung pangako mo at sumpa mo eh, nagtaksil ka na. Amen? Pero si Maria po ay, si Magdalena po ay hindi ganun. She was a faithful, devoted person that she was the last person to see the Lord die. And did you know, later we will learn that she was the first person to see the Lord rise from the dead in the tomb. Amen? Nobody has ever, not even Peter. Not even the closest of the disciples, John. Dito sa John, itong binabasa natin sa John 20. Makikita mo yan, yung account ng resurrection ng Panginoon. Si John the Beloved ang nagsusulat. Si John the Beloved, Beloved ang kanyang moniker at nickname sapagkat malapit siya sa pangalan ni Jesus. Pero ni-record niya, hindi siya ang unang nakakita kay Jesus nang bumangon sa mga patay. Si Maria Magdalena. So this woman must be special. This woman must be amazing that she was chosen to be the woman to see the Lord die and take his last breath and see him rise from the dead and accomplish resurrection. Amen? So si Maria Magdalena po ay isang babaeng kinahabagan ng Panginoon.
pinalaya ng Panginoon. At 7 demonyo ang pinalayas ng Panginoon sa kanya. At ang kanya pong isinukli sa pagpapalaya sa kanya ng Panginoon ay napakaganda sapagkat inialay niya ang buhay sa Panginoon. Nawa po'y ganun po tayo. Pagkatapos nating maranasan ang kabutihan ng Panginoon, pagkatapos nating maranasan, after we have experienced the goodness of God, the grace, the mercy, the deliverance of the Lord, that He has cast out the demon spirits that are oppressing us, that are suppressing us, that are possessing us, then the only thing that we can give back to the Lord is offer our lives to Him. Amen? And give it for His glory. Use it for His glory. At ganun pong ginawa ni Magdalena. She was the one who did that. Amen? There's no mention of, it was a demon spirit of prostitution that she was cast out. But, you know, that is besides the point. Ang sinasabi po natin dito, marunong pong tumanaw ng utang na loob ang babaeng ito. Amen? So, hindi po siya basta-bastang babae ayon sa pagkakahayag ng kasaysayan sa atin. Hindi po siya basta-bastang walang kwentang babae at walang karakter na babae. She is somebody who has a good character, a good reputation. Amen? Because after she experienced God's grace and deliverance upon her life, in gratitude, she devoted her life to the Lord. She served the Lord that maybe she sold all her possessions. Saan siya kukuha ng pangsuporta sa ministry ng Panginoon? Binenta niya siguro yung lupa't bahay niya. Binenta niya lahat ng ari-arian niya. At anong sabi niya? Ibibigay ko ito sa ministeryo ng Panginoon. At yun po ang pinang-sustain niya sa ministry. Tumulong siya kasama si Joanna, kasama si Susana. Lahat ng mga ito'y nakaranas ng pagpapagaling, ng pagpapalaya. Amen? So ganun po ang nais ng Panginoon sa atin. After nating maranasan ang kabutihan, ang kalayaan, ang biyaya, ang grasya, after we have experienced the grace, the mercy, the deliverance of the Lord, the right thing for us to do is to give our lives back to the Lord and let Him use it for His glory. And that's what Mary Magdalene did. Amen? And she did not care whether she will be selling her possessions and give it to the ministry. Ibinigay niya ang kanyang ari-arian, ang kanyang lahat-lahat sa ministeryo. And she didn't care. Sabi niya, kulang pa to. All my life, ako'y possessed ng demonyo. All my life, ako'y pinapahirapan ng demonyo. Isang araw, dumating ang Panginoon at ako'y pinalaya, kinast out 7 demonyo sa buhay ko. Amen? So, totoo po ang mga demonyo. Totoo pong kinakast out ang mga demonyo. Amen? Marami po kasi ngayon, hindi na naniniwala sa casting out devils, casting out demons. But, you know, marami pong mga phrases and verses in the Bible telling us to do the same. The Lord commanded us to do the same, to cast out demons just like what He did to Mary Magdalene. Saan po yun? Sa Matthew 10:8, doon sa mga nag-oppose. Doon sa mga hindi naniniwala, ang sinasabi niya, laos na yan, hindi na totoo yan, hindi na, ano, in Jesus name kayo, in Jesus name, sino ba sinisigawan nyo? Hindi, wala naman, hindi na totoo yan. Ito po ang sabi ng Matthew 10:8, heal the sick, raise the dead, cleanse the lepers, cast out demons. Freely you have received, freely you give. Amen? Tayo pa inuutusan ng Panginoon na gawin din kung ano yung ginawa niya. Amen? Sabi doon, magpalaya kayo, magpagaling kayo ng may sakit, raise the dead. Amen? Bumuhay kayo ng mga patay, cleanse the lepers, amen? Yung mga ketungin ay iyong pagalingin, and cast out demons. Cast out demons. Kasi po, meron pong mga sakit na hindi gumagaling ayon sa siyensa hanggang ngayon, di ba? So, anong ugat nun? Hindi yun ordinaryong sakit. It is not a biological disease. It is not medically plausible. Walang paliwanag ang siyensya. Walang paliwanag ang medisina. So there could only be one root of that disease. Incurable disease, as they may say. It is a demon spirit. Amen? So anong ginagawa mo doon? Hindi mo yun ginagamot.
Amen? Anong ginagawa mo yun? Kinakas out mo yun. And so you say, you demon spirit of cancer, I cast you out. Inuutusan mo. Saan? Sa pangalan ni Jesus. In the name of Jesus. Amen? And so, when you don't have Jesus Christ in your life, kung hindi ka Kristiyano, and the doctor said to you, meron ka na lamang 3 buwan para mabuhay, it's the end of your life. Tapos ka na. Wala ka ng pag-asa. Tapos ka na. Pero praise God, kung ikaw ay isang Kristiyano, sapagkat hindi ang final authority ay ang sinasabi ng doktor, ang sinasabi ng medisina o siyensya, kundi kung anong sinasabi ng salita ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, you can cast out devils. You can cast out demons. You can cast them out. Amen? In the name of Jesus. Matthew 10:1. Jesus summoned his 12 disciples and gave them authority. Gave them authority over unclean spirits to cast them out and to heal every kind of disease. Not some kind of disease. Every kind. Lahat ng uri, ng sakit at karamdaman. And every kind of sickness. So, praise God, if you are a child of God, because you have this authority, you have this knowledge, amen, that you can cast out devils, you can cast out demons, and heal every kind of disease. Sino po nagsabi nun? Ako ba? Chanen Carillo chapter 10 verse 1? Matthew 10 verse 1, hindi po ako nagsabi niyan. Ngayon, kung hindi ka naniniwala sa salita ng Diyos, nasa sayo na yon. But, you know, if you refuse to be a loser, if you refuse to be defeated, and do not accept the lies of the devil, then you can stand on the word of God. You can stand on the promises of God, on the authority of God. Sino raw pong nagbigay ng authority? Si Lord mismo ang nagbigay ng authority sa atin para ano? Para makipag-jack and poy kay Satan? Para makipag-jack and poy, makipaglaro-laro kay Satan at sa kanyang mga demonyo? Amen. He gave us the authority to cast them out. Amen. He gave them the authority. He gave the disciples the authority to cast unclean spirits, to heal every kind of disease and sicknesses. Amen. Sino raw pong binigyan ng authority? Yun lang mga nasa taas, yung may mga titulo, yun lang may mga opisina, si bishop lang ba, si spiritual director lang ba, si pastor lang ba ang binigyan ng kapangyarihan? Wala pong sinabi doon na yung mga selected few lang, amen? Binigay ito sa lahat ng tunay na anak ng Diyos na mayroong Kristo sa puso, malinis na puso. So that when you come against demon spirits, Satan and his demon cohorts, with a clean heart, with a pure heart, you can cast them out. You take authority over them, and they will flee, and they will obey. Why? Because you come to them in the name of Jesus, not in your name. And what is the name of Jesus? The most powerful name, that every knee shall bow, every tongue confess that he is Lord, that even the devil in hell and all his demon cohorts tremble at his feet. Amen. Amen? Amen. So, kapag meron po tayong mga problema, meron tayong mga sakit, karamdaman, ano pong gagawin natin? Tanggapin natin? Pwede natin? I-cast out. Saan? Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ganun po ang nais malaman ng Panginoon sa atin sapagkat si Jesus, ginawa niya ito kay Magdalena. 7 demonyo. Amen. So kahit ilang demonyo pa yan, ay wala po yung magagawa kundi sumunod sa pangalan ni Jesus. Amen? Amen. Kahit na libu-libong demonyo pa yan. Amen. Makikita po natin yung account sa Bible. Yung demonyo, yung libu-libong demonyo, a legion of demons, ay dinala sa swine, sa mga baboy. At yung mga baboy po ay nagpatiwakal at pumunta doon sa cliff at sila po ay nahulog doon at sila po ay nangamatay. Amen? So you can cast out and tell these demons to go where you want them to go, and they will obey in trembling and fear
Because it is the name of Jesus that is your authority. Amen? Amen? Amen. And so it is very, very, you know, pitiful that people do not realize this, that they have the greatest weapon ever in their hands. Because we are children of God. And what is that? We have the authority to cast out demons. Amen? Amen. Mark 16:17. These signs will accompany those who have believed. In my name, Jesus Christ is speaking, in my name they will cast out demons. They will speak with new tongues. Amen? So marami rin mga opposition. Ayaw din nila ng speaking in tongues. Kung ayaw nila ng speaking in tongues, ayaw din nila ng casting out demons, okay lang yan. Okay lang yung malumanay na prayer. Hindi mo pwedeng utusan ng mga demonyo. Hindi po. Sabi po sa ating binabasa, pwede mong utusan ng mga demonyo, lumayas, umalis. Lalo na't pinapahirapan ka o pinapahirapan ang mahal mo sa buhay. Abi, huwag mong tanggapin. Huwag mong tingnan na nahihirapan yung mahal mo sa buhay. Amen? Kung alam mong meron kang kapangyarihan. If you have the authority to cast out demons of sickness and disease, evil spirits of oppression, possession, depression, whatever it is a name that can bow down in the name of Jesus and can flee. Amen po ba? Amen. Amen. Do you know that authority? Do you know that privilege? Alam po ba natin yon? Amen. Ginagamit po ba natin yon? So kapag may nangyayari, anong ginagawa natin? Natataranta ba tayo? Hindi. Pumunta ka sa kwarto mo at i-battle mo sa prayer. Amen? Demonyo ka ng pangangalunya. Amen? Demonyo ka ng sexual immorality. Amen? Demonyo ka ng promiscuity. Lahat ng mga kasinungalingang pandarayan ng Diablo ay pwede mong utusang lumayas, lalo tigit sa ating mga mahal sa buhay. Demonyo ka ng sakit karamdaman, cancer of the, you know, whatever cancer it is, you know, they can flee in the name of Jesus. Amen. Amen. Ngayon, kapag ito'y ginagawa natin, wag naman natin gawing susi or parang key para gawin natin ito ng wala tayong responsibilidad, accountability. Kasi kapag nagpalayas ka ng demonyo, siguraduhin mo malinis ang puso mo. Kasi pag hindi malinis ang puso mo at nagpapalayas ka ng demonyo, sasabihin ng demonyo sa'yo, ha? Pinapalayas mo ako? Palayasin mo muna 'yung sarili mo. Amen. Babalikan ka ng demonyo. Amen. Babalikan ka ng demonyo. And so, that's why before you come into the presence of God and before you come face to face with the devil and his demon cohorts, be sure that you are clothed with the blood of the Lamb. The righteousness of Jesus Christ is upon you. Because the devil will try to deceive you and say, "Oh, wala kang kapangyarihan. Bakit mo ako inuutusan? Sino ka ba?" Sabi niya, "Anong kapangyarihan mo sa akin?" So, anong sasabihin mo sa Diablo? Ganun ang Diablo, lalansihin ka niya, lulukohin ka niya, sino ka para palayasin ako? O ano sasabihin mo ngayon? Wala ka nga namang kapangyarihan eh. Oh, wala akong kapangyarihan, pero sa kapangyarihan ng Panginoong Jesus, inuutusan kitang lumayas ka. Okay. Eh, ang dumi-dumi mo eh. Ang laki nga ng kasalanan mo eh. Mas malaki pa nga yung kasalanan mo kasi sa akin eh. Anong sasabihin mo? Lilinis na ako ng dugo ng Panginoon. Tapos na yan. Nung nakalipas pa yan. Amen. The devil will try to condemn you. The devil will try to remind your past and condemn you para ikaw ay mangimi na, oo nga naman, malaki yung kasalanan ko. Eh hindi. Nilinis ka na ng Panginoon. You've been washed by the blood of the Lamb. And you are coming in the righteousness of the Lord Jesus Christ, not in your own righteousness. Kaya ikaw ay nakatago sa kabanalan ng Panginoon. Ikaw ay nakatago sa katuwiran ng Panginoon. Ikaw ay nakatago sa dugo ng Panginoon. So that when you come face to face with the devil and his demon cohorts, he cannot see you, but he can only see Jesus Christ in you. Amen? Amen. Yun po yung tinatawag na accountability. When you come face to face with the devil, I'm teaching you, you know, spiritual truth here. Gamitin mo ng tama ang kapangyarihan mo para walang balik sa'yo ang Diablo. Kasi marami sa atin, ang tatapang natin, ang dami nating pinupugutan ng mga demonyo. Amen? Pero sa buhay natin, meron tayong mga secret hidden sin.
And that is pintuan ng diablo yun para makasingit, para tayo kundinahin. Kaya in the end, ang daming pinugutang demonyo, pero sa bandang huli, ikaw ang talo sapagkat hindi mo inayos ang buhay mo. Nakakaintindihan po ba tayo? Amen. We have the authority of the Lord Jesus Christ, but we have to be accountable and know that we can only use that authority with a clean and pure heart. Amen? Amen. Washed by the blood, clothed by the righteousness of Jesus. Because on our own, we don't have righteousness. On our own, we don't have forgiveness. But the righteousness of Jesus Christ have been imputed upon us. And the blood of Jesus has washed us from all our sins, dross, and iniquities. That's why we can come to face the devil and his demon cohorts with such authority. Amen. And when the devil tries to remind you of your sin and of your past, huwag kang maniniwala. Kasi dito nagkakaroon po ng problema na maraming, kahit mga men of God or mga women of God, ay hindi po nakakaligtas dito na they get depressed, na-oppressed sila, na-torture sila. Because they are accepting the lies of the devil that they are not worthy, that they are, you know, sinful, that they are unclean. Amen po ba? Amen. So, mag-iingat po tayo. Because, you know, demons are real, the devil is real, but he can never win against us. Amen? Because if God is for us, who can be against us? Amen? Sige po, palakpakan natin. Alright, so, yun po yung tungkol sa casting out demons. Mary Magdalene, 7 demons was cast out of her, and so she received the grace and deliverance of God, at ang naging sukli niya ay pinagamit niya ang buhay niya. And I believe marami ring pinalayang demonyo to. Marami ring pinalayas na demonyo tong si Magdalena. Hindi na lang ni-record ng Bible. Amen? Kasi kung saan ka pinalaya ng Panginoon, doon ka gagamitin ng Diyos eh. Amen? Meron akong isang kilalang babae ng Diyos. Nung siya'y hindi pa nakakilala sa Panginoon, grabe buhay niya. Pinulot siya ng Lord mula sa basurahan. Nang ibig sabihin, napakadumi ng buhay niya. Because she involved in, you know, immorality and sexual, you know, sexual exploits. But when God delivered her, siya po ay ginagamit ng Lord mightily para palayain din ang mga kagaya niya dating ganun ang buhay. Matindi yung kanyang operation of the gift of the Spirit at matindi yung tapang niya talaga. Lahat ng mga klase ng demonyo po ay sinasagupa niya. Ganun siya katapang. Kasi doon siya pinalaya ng Diyos. Kung saan ka pinalaya ng Diyos, doon kanya gagamitin. And I believe Mary Magdalene was used by God mightily to deliver and cast out demons and set people free. Marami siyang pinalaya. Marami siyang mga babaeng pinagministeryuhan. Nakagaya niyang oppressed by the devil. Pero isang araw, nakasumpong ng kalayaan. Amen? Ang hirap po kaya nung tinutorture ka ng diablo at ng mga demonyo araw at gabi. Amen? Nangangalumata ka na, hindi ka makatulog. Because you are being oppressed by the devil. Because you are being lied to by the devil. You are being possessed by the devil. And so you are not free. And it's very difficult, you know? You are living such a miserable life. A defeated life, a very difficult life, day and night, because it's not one or two or three demons that are playing you, that are oppressing you, but 7 demons. But praise God, in the life of Mary Magdalene, she was set free. Amen? Amen. And somebody is watching right now. You are being oppressed by the devil, lied to by the devil, hindi ka nakakatulog. Marami ka ng mga suicidal thoughts. Marami ka ng attempt na magpakamatay sapagkat hindi mo na kaya ang lahat ng panlalansi ng kaaway. Sabi ng Diablo, magpakamatay ka na. Wala ka ng pag-asa, wala kang kwenta. At maraming pagkakataon gusto mo nang tapusin ang buhay mo. Pero ito yung sinasabi sa iyo ng Diyos. Kagaya ni Magdalena, palayain ka ng Diyos. Palalayain ka ng Diyos. Amen?
God can set you free. The Lord can cast out demons upon you. Not one, not two, but seven demons. He can cast it out and He can set you free. Amen? Mary Magdalene was such a woman. Number three, ano po yung characteristic ng ating babae na pinag-aaralan? She was unselfish. She supported, she gave every possession that she had in the ministry. Luke 8:1-3. The 12 were with him, and also some women who had been healed of evil spirits and sicknesses. Mary, who was called Magdalene, from whom she had seven demons gone out. Joanna, the wife of Cusa, Herod's steward, and Susanna, and many others who were contributing to their support out of their private means. Amen? She was a faithful supporter. Hindi lamang yung buhay niya pinagamit niya, pati yung ari-arian niya. Pati yung resources niya. Hindi niya ito pinagmaramot. Amen? Sa Matthew 19:21, kinausap ng Panginoon ng isang rich young man, rich young ruler. Sabi ng Panginoon sa kanya, how can I inherit eternal life? Sabi ng young man, sabi ng Panginoon, go and sell your possessions and give your money to the poor. Ah, ganun po ba? Okay, thank you. But Mary Magdalene, amen? Nobody told her, but she sold everything. Wala nagsabi sa kanya. Wala nag-exhort sa kanya. Amen? Out of her own heart, that kind of heart, ibinigay niyang lahat sa ministeryo. Sinuportahan niya ang gawain ni Jesus. Pinaglingkuran niya si Jesus. Amen? What a woman. Napakalayo sa portrayal ng history and churches that she's a prostitute, that she's a very, you know, promiscuous woman, that she is a good-for-nothing woman. Amen? Kawawa naman si Magdalena. Yung kanyang reputasyon ay basang-basa. Pero ang totoo palang katangian niya ay dakila. Amen? Isang babaeng mahal na mahal ang Diyos, mahal na mahal ang Panginoon. Ibinenta ang lahat, ibinigay ang lahat, isinuporta. Amen? At hindi lamang yun, well-connected siya, yung mga kasama niya. Amen? Pinili niya talaga yung mga kasama niya, yung mga may mga katungkulan. Ah, ito, mayaman din to kasi yung asawa nito, taga-pamahala ni Herodes doon sa palasyo eh. Amen? Nakumbinsi niya, nasolwin niya, naisama niya sa ministry. Amen? Naging supporter din. Sino? Si Joanna, asawa ni Cusa. Si Cusa na tagapamahala ni Herodes. Amen? Matalino po si Magdalena. Amen? She shared what happened to her life at hindi po mga pipitsugin ang mga nasolwin niya sa Lord. Amen? Mga mayayaman, may mga connection. At nagamit niya yon para sa ikalalaganap ng kaharian ng Diyos sa lupa. Amen? Amen? Amen, Sister Tonette? Amen. Hindi aksidente kung bakit mga mayayaman at mga bilyonaryong tinabi ng Lord sa'yo eh. Para kasi Magdalena, sino ka ba, di ba? Pinalaya ka ng Panginoon. Pero binigay sa'yo ng Lord si Joanna, si Ma'am E. Tinabi siya ng Lord sa'yo. May connection, may kapangyarihan, may kayamanan. Hindi para aksidente. May purpose ang Diyos. Ibinigay sila ng Panginoon sa iyo, kagaya ni Magdalena. Ibinigay ng Lord sa kanya si Joanna, si Susanna, well-connected women. Amen? Women with reputation, women with wealth, women with integrity, women that are not just ordinary women. Meron pong mga kapangyarihan, meron pong mga kayamanan. Amen? Ibinigay sila kay Magdalena para maging katuwang sa ministeryo. Amen po? Amen. So, she was well-connected. She was with Joanna, the wife of Cusa, who was the manager of Herod's household. And I believe Susanna is also one wealthy woman who was able to give up her possessions and support the ministry of the Lord. Amen? At ngayon po, ang Panginoon ay tumatawag patuloy ng mga babaeng ganito. Amen? Mga babaeng ganitong kagaya ni Joanna, ni Susanna, at ni Magdalena. Sapagkat sila po ay nais ng Panginoon maging kapartner, katuwang
para i-advance ang kanyang kaharian dito sa lupa. Because it takes money, it takes wealth to be able to evangelize and fulfill the great commission of the Lord. Amen? Evangelization po is not cheap. It is costly. Magdalene gave her life to the cause of the gospel. And not only her life, her resources, her finances to support the gospel, to support the ministry of the Lord Jesus Christ. Amen? Next, ano pa pong mga katangian ni Mary Magdalene? Sabi ko nga sa inyo kanina, she was the last person seen at the foot of the crucifixion of the Lord Jesus Christ. So anong makukuha mo doon? Faithfulness, loyalty, hindi lang iwan. Amen? Alam niyo po ba, kapag maganda ang buhay, maganda ang ministeryo, madali eh. Masaya. E paano kapag dumating na yung kahirapan? Dumating na yung ligligan? Dumating na yung when the tough gets going and the going gets tough? What happens? People leave. Umaalis ang mga tao pag kahirapan na. Si Jesus Christ, panahon na ng kahirapan, mamamatay na siya eh. Saan mo matatagpuan yung mga alagad? Nagkanya-kanyang takbuhan. Nagkanya-kanyang walaan. They are never seen. Wala na sila. Hindi na sila makikita. At the last dying moments of the Lord Jesus Christ, the disciples were not found there. But who is there? At the foot of Jesus Christ. Nung siya po ay tinutusok, nung siya po ay binubugbog, nung siya po ay pinapako, nung siya po ay pinapatay, sino ang nandoon? Umiiyak. Sino nandoon? Umiiyak. Crying for what is happening to their master. It was Mary Magdalene. Amen? Sino nagsasabing prostitute tong babaeng ito? Andun, umiiyak, iniiyakan niya ang Panginoon. Sino umiiyak sa Panginoon nung panahong ito? Hindi si Pedro, ha? Si Pedro nga, binetray niya ang Panginoon, eh. Amen? Hindi si Judas, ha? Si Judas nga, pinagkanulo niya, eh. Binenta niya ang Panginoon, eh. Not even John the Beloved, who is closest to the heart of Jesus. They were never nowhere to be found. But it these three Marias, amen? Especially Mary Magdalene. So what does that make of Mary Magdalene? That she was with Jesus at the foot of the cross, witnessing his death and resurrection, and she was wrenched and full of sorrow. She was weeping. She was crying. She was wailing. And she did not leave Jesus' side. Hindi niya iniwanan ang Panginoon. Hindi niya iniwanan ang Panginoon. Pero nakakalungkot po, marami sa atin nangiiwan. Amen? Nangiiwan sa ere. Pambihira ka naman, sister. Nangiiwan ka naman sa ere. Di ba? Magkasama tayong magsimula. Hand to hand, hold. Amen? Magkasama tayong nagsimula. Dapat tapusin natin doon hanggang wakas. Iniwanan mo naman ako sa ere. Wala namang ganun. Di ba? Pero si Magdalena po, hindi po nang iwan. Hindi po niya iniwanan si Lord. Amen? Kapag po ba matindi na ang laban ng buhay, ano pong ginagawa natin? Tumatakas po ba tayo, nangiiwan? Nawa po'y hindi. Gayahin po natin si Magdalena. When the going gets tough and the tough gets going, she was there. She never left the Lord. She never left the Lord. What do you learn from that? Loyalty, faithfulness. At yun po ang hinahanap ng Lord sa atin. Katapatan. Katapatan sa gitna ng mahirap na kalalagayan. Amen? Our faithfulness in the midst of suffering. When things were good and nice, andoon ang lahat eh. Amen? Nung nakikita nila nagpapagaling ang Lord, nandoon ang lahat ng mga alagad. Gumagawa ng himala ang Lord, nandoon. Pero nung kahirapan na, patayan na, nawala na sila. Amen? But Mary Magdalene was of a different breed and character. This woman is strong. Kaya niyang tingnan ng Panginoon. Namamatay ang Panginoon sa harap niya. Iniiyakan lang niya. Pero hindi siya umalis.
Yung pong ibig kong sabihin, hindi siya umalis. Amen? At naway, wag po tayong umalis kapag dumarating ang matinding laban ng buhay. Sapagkat hindi po nangako ang Panginoon na everything will be nice and easy. Things will become difficult, especially in the last days. Amen? And these are just the beginning of birth pangs. Amen? Itong pandemya at marami pang mga bagay na magaganap sa mundo. Maaring, amen, hindi luloobin ng Panginoon. Pero paano kung dumating ang panahong mawala ang negosyo mo, mawala ang trabaho mo, mawala ang lahat-lahat sa'yo? Iiwanan mo ba ang Lord? Iiwanan mo ba pananampalataya mo? Or magiging kagaya ka ni Magdalena? You will stand by Jesus. John 19:25-27. Andyan po yung account ng si Magdalena kasama ang ibang mga Maria ay nandoon po kay sa Panginoon. And standing by the cross of Jesus' mother and the sister of his mother, Mary the wife of Cleopas, okay, another Mary, the wife of Cleopas, and Mary the Magdalene, Jesus therefore seeing his mother and the disciple whom he loved, ando pala si John. The disciple whom he loved, si John yon. Said to his mother, "Woman, behold thy son." Then he said to the disciple, "Behold thy mother." And from that hour, the disciple took her to his own. Amen? So, mamamatay na po si Jesus. He's dying on the cross. Who was at his feet? It was Mary Magdalene. Amen? It was Mary Magdalene, a very faithful servant of the Lord who never left his side. So during this time, the disciples were no longer to be found. Peter denied Jesus at this point. Judas sold his master at this point, and all the others, they simply chickened out. Amen? Nabahagang mga buntot, nagtaguan, nagtakbuhan. Pero merong isang nanatili. Sabihin mo natin lahat na natili. She remained. She stood by the Lord's side. Amen? At yun po ay ang babaeng ito na siya pong tinatawag na Magdalena ng Biblia. Okay? So, why is it that some people, when things get tough, when there is suffering, when there is struggle, hindi po nakakapanatili sapagkat they cannot handle pain, they cannot handle suffering, and so they take the easy way out, tumatalikod, bumabalik sa nakaraan, nagba-backslide. That's their way of coping with trials and suffering. But let us be like Magdalene. Oh, amen? Nanatili siya sa gitna ng kahirapan, sa gitna ng nakikita niyang pagpapakasakit ng Panginoon. Amen? So, Mary the Magdalene is the epitome of grace and strength. Suffering with grace. Amen? Hindi siya natataranta, hindi siya nagwawala. Amen? Nandun lang siya nananatili. Suffer. Sabi nga nila, yung mga mayayaman daw, pag umiyak, umiiyak pero iyak mayaman. Amen? Tumutulo lang yung luha, pero hindi nagwawala. Hindi ganun. Amen? Para nai-imagine ko si Mary ganun. Hirap na siya, pero hindi siya natataranta. Alam niyo yun? She's such a class act. Amen? For a woman. Kasi usually mga babae, emotional tayo, di ba? Emotional tayo, manguingoy tayo, iyakin tayo, we are expressive of our emotions. But Mary at this point was such a strong woman. Amen? Nakikita niyang pinapatay na yung kanyang dakilang master eh. She was just there, you know, witnessing it all, you know, observing it all with grace, with strength of character. Amen? Kaya po ba kaya natin yun? Kapag matindi na yung mga laban natin at problema, kaya pa rin ba natin kumalma? kalma lang. At hindi po tayo natataranta. At nananatili po tayo. Amen? Hindi po tayo pabigla-bigla at padalos-dalos na gumagawa ng mga desisyon na sa huli, pagsisisihan natin. Amen?
We are too quick to decide on things, to do things, and then in the end, we just regret doing them. Because, you know, unlike Mary Magdalene, we did not sit and think through it and act on it with grace and class and strength. Amen? So, Mary was the epitome of grace and strength. And it's just a breath of fresh air. Amen? Ito po ang nais ng Panginoon na maging katangian natin bilang mga babae. Lalo na po sa ating tahanan. Sabi nga nila, ilaw tayo ng tahanan, di ba? Bilang mga babae. Tapos yung mga tatay natin ay haligi ng tahanan. Minsan yung haligi, natutumba rin. Lalo na pag matindi ang bagyo na dumarating. At bilang ilaw, nawapoy, tayo yung maging glue para hindi ma-tear down at ma-broken yung ating family. Tayo yung glue na mag-hold para manatili po yung ating pamilya at huwag pong magkawatak-watak. Yun po yung ating role, kagaya ni Mary. Let us be that, pillar of strength in our family, that we will continue to shine forth and influence and be a good example to our family. Amen? So, meron pong mga ganyang nanay talaga eh. Sabi nung mga iba nga, kung hindi lang kay mama, kung hindi lang kay nanay, baka nawala na rin kami. Pero salamat sa pananampalataya ni nanay, nananatili kami. Di ba? And I pray marami pang ganyang i-raise ang Panginoon. Mga babae na hindi sumusuko. Kahit na yung nangyayari sa pamilya niya, parang gusto mo nang sukuan. Kasi parang, you're hoping for the best, pero yung nangyayari, yung kabaliktaran, parang nagiging worse. Pero you just don't give up on your faith just like that. Ayaw mong sumuko eh. Ayaw mong sukuan. At i-honor yun ng Lord. Amen? Alam niyo po si Mary ganun. She was such a very strong woman. She act with grace. Nung siya po ay nakikita niyang nagsasuffer ang Panginoon, siya po ay nireward ng Panginoon. Nakita ng Lord yung kanyang grace, nakita ng Lord yung kanyang strength. Ano po yung naging gantimpala niya? Siya yung pinili ng Lord para makasama niya doon sa unang araw ng pagbangon niya mula sa mga patay. And kapag ganun kay, you don't give up on your family, you don't give up on your problems, gaano man katindi yung pinagdadaanan mo sa buhay, nakikita ng Diyos yan at isang araw i-reward niya yan. Amen? Just like Mary. Si Mary nung nabuhay ang Panginoon, hindi si Pedro, hindi si Juan, hindi kung sino man ang nakakita sa kanya. Si Maria po. She was the last one on the cross and she was the first one on the tomb when she resurrected from the dead. Why? Because Mary, proved herself to be faithful and she deserved that reward. Amen? Siya po ay karapat-dapat para doon sa reward na yun. So, for some people, it is so easy to give up. But praise God because there are women like Mary Magdalene, like you, who is very loyal and will never give up on your family even when the tough gets going and the going gets tough. Amen? So, Mary Magdalene, she stuck it out with the Lord. That is loyalty at its finest. Loyalty at its finest. Amen? And I tell you, just like Mary, because you are sticking it out with the Lord, you're never giving up, you're holding on to your faith, gaano man ito kahirap, the Lord will reward you. You will see the glory of God. You will be there in the resurrection. Amen? Amen. Nandun ka. Magiging witness ka. You will be a powerful witness to the resurrection of the Lord. And what is that? Glorification. Vindication. Amen? Reward. Jesus Christ is not dead after all. Hindi pala patay si Lord, buhay pala siya. At noong ikatlong araw, nabuhay siya mula sa mga patay at si Maria po ang naging witness doon. Amen? Sa John 20:11, but Mary stood weeping outside the tomb. And as she wept, she stooped to look into the tomb. Sa John 20:11, ano pong ginagawa ni Maria? Kasi linggo na, pumunta sila sa tomb, sinilip nila.
Pagdating nila doon sa tomb, naka-roll yung stone. Naka-roll yung stone. Pagsilip nila, wala na doon ng Panginoong Jesus. Wala na yung bangkay niya. Wala na yung katawan niya. Anong ginawa ni Maria? She was weeping. Sabi niya, namatay na nga, ninakaw pa. Ano ba yan? Double dead, double whammy. Pagtingin nila, binisita nila, kasi ganun nila kamahal eh. Ito pa, panglimang katangian ng Panginoon. Possessed si Maria ng Panginoon eh. Possessed ng kanyang pag-ibig. Matindi, patay na, pinuntahan pa nila para dalawin. Pagdalaw nila, ang sakit, wala na doon ng Panginoon. Amen? Wala na yung bangkay niya, wala na yung katawan niya. And ano pong ginawa niya? Oh, she was weeping. She was weeping. Amen? She was weeping. Sabi doon sa verse 12, and she saw two angels in white sitting where the body of Jesus had lain, one at the head and the other at the feet. And then, verse 13, woman, why are you weeping? They asked, because they have taken my Lord away, she said, and I do not know where they have put him. And when she had said this, she turned around and saw Jesus. She turned around and saw Jesus standing there. But she did not recognize that it was Jesus. So she was weeping. Ang sabi ng Lord, why are you weeping? Bakit ka umiiyak? Anak, bakit ka umiiyak? Anong iniiyak mo? Kasi yung asawa mo, kasi yung anak mo, kasi yung negosyo mo, kasi yung trabaho mo, kasi yung pamilya mo. Kasi ang dami mong iniiyak, ang dami mong iniiyak. Ang tanong ng Panginoon, bakit ka umiiyak? Why are you weeping? Mary, why are you weeping? Ging, why are you weeping? Tunet, why are you weeping? Bakit ka umiiyak? Anong iniiyak mo? At nung tumingin po si Maria, nakita niya si Jesus in all His glory. Resurrected from the dead. Nakita niya ang Panginoon bumangon mula sa mga patay. At kitang-kita niya ang kaluwalhatian ng Panginoon. Mary was a woman possessed by the love of Jesus. And she is a woman possessed by her love for Jesus. It's a two-way thing. Mahal na mahal siya ni Jesus. Mahal na mahal din niya si Jesus. Amen? Kung mahal na mahal mo si Jesus, kaya mo lahat. Kasi mahal na mahal ka rin ng Panginoon. Makakayanan mo lahat. Lahat ng iniiyak mo. Lahat ng dahilan ng pag-iyak mo. Every weeping, every tear, every pain that you're enduring, you can endure because of the love of Christ and because of your love for Christ. Hindi mo lang makakaya ang pinagdaraanan mo kapag hindi mo na mahal si Lord. Amen. Pag hindi mo na mahal si Lord, wala nang sapat na dahilan para ka kumapit. Kaya pag hindi mo na mahal si Lord, doon ka na magkakaroon ng problema. Kasi bibitaw ka na. There's not enough reason for you to hold on and go on and cling on. But if you love the Lord, just like Mary, you love her enough, you love the Lord enough, you love Him enough, you can endure everything. Amen? Makakayanan mo lahat. Makakayanan mo lahat. Makakayanan mo lahat. Sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ang magpapanatili sa iyo. It is the love of God that will compel you. It is the love of God that will sustain you. It is the love of God that will make you endure, just like Mary. Amen? And because of that, Mary was rewarded. At ang kanyang reward is no other like any other reward. Because nobody, not even the disciples, you know, experienced that reward. And what is that? That they were the witnesses to the glory of God, to the glory of the Lord Jesus Christ when He resurrected from the dead. Sa 13 to 15 ng John 20,
Sabi ng Panginoon, "Woman, why are you weeping?" they ask. "Because they have taken my Lord away." And she said, "I do not know where they have put him." When she had said this, she turned around and saw Jesus standing there, but she did not recognize that it was Jesus. And the Lord asked again, "Woman, why are you weeping? Whom are you seeking?" Thinking that he was a gardener, she said, "Sir, if you have carried him off, tell me where you have put him and I will get him." Sa mga oras na to, hindi pa rin niya nare-recognize si Lord. Kaya sabi niya, "Lord, kung ikaw ay isang gardener, kala niya hardinero, kung kinuha niyo po ang Panginoon, isabihin niyo kung saan niyo po inilagak, saan niyo po dinala." Hinahanap niya talaga si Lord. Amen? That's love. Amen? Hindi na nga niya iniwanan na matay, patay na nga, andun pa rin siya. Amen? Kaya, wag mong iwanan. Kung sino man yung pinapaalagaan sa'yo ng Lord or pinapasustain sa'yo ng Lord, minsan gusto mo ng sukuan. Pero wag mong susukuan. Sabi po ni Charles Spurgeon patungkol kay Mary, "Mary was selected to see Christ first because she loved Jesus the most." Eh, di ba si John the Beloved ang nagmahal kay Jesus nang higit sa lahat? Kaya nga siya John the Beloved? Hindi. Nahigitan ni Mary ang pag-ibig ni Juan kay Jesus. Kaya siya ang pinili ni Jesus na makapiling sa kanyang pagbangon mula sa mga patay. And John knew that. That's why she wrote it. He wrote it sa John 20. Sinulat ito ni Juan as a tribute to Mary the Magdalene. Because Jesus deserved Mary's love. John loved Jesus. But Mary loved Jesus better. Kaya siya. Eh kung si John, sana siya na ang pinili ng Lord para makakita sa kanya sa resurrection. Pero hindi. Si Mary at ang mga babae. Hello? Kaya ang mga babae, special yan sa Panginoon. Amen? Huwag nating tanggapin yung mga kasinungalingan ng Diablo at kasinungalingan ng ibang mga judgmental. Amen? Na mga tao, ng mga babae, good for nothing, pwede lang na ganyan kayo, ganito kayo, ganyan kayo. Sabi ko nga kaninang umagang, mga babae nung unang panahon, walang karapatan eh. Walang karapatang bumoto, walang karapatang manguna, walang karapatang ang kanilang buhay, they live their lives according to what they want. No, they are subject, amen, to a very patriarchal society. You know, women were treated as second class citizens in the past, you know, way back. That they have not been given rights of suffrage or vote. They have not been given many, many different kinds of rights and titles. But because of men fighting, women fighting for their rights and struggling so hard, eventually, ito po ay nag-grant sa atin. Pero higit sa lahat, higit doon, tayo po ay mga espesyal na tao sapagkat mahal po tayo ng Panginoon. Tayo pong mga kababaihan, Women's Month is dedicated to us, but let us always remember that we are special because God loves us, just like Mary the Magdalene. Amen? Mahal tayo ng Panginoon. And we are stronger than we think. Kala mo lang, malakas ka. Kala mo lang, you're such a strong person and a gracious person. Amen po ba? Amen. So nawa, sa araw na to, magbago ang pagkakakilala natin kay Mary Magdalene. She is not a prostitute. People, she is not a prostitute. But she is somebody who is very loved by God, loved by the Lord. That she was chosen to be a faithful follower, devoted follower of Jesus Christ. She stuck by the Lord in times of suffering and pain. She did not leave the side of God, of the Lord Jesus Christ, and in the end, she was rewarded about it. Amen?
So, Mary Magdalene cannot be kept down. Hindi siya pwedeng i-down. Amen? Marami ang gustong pasamain ng kanyang reputasyon at karakter. Pero ngayon, siya po ay pinapalaya ng Panginoon sa mga maling spekulasyon at pagkakakilala sapagkat siya isang dakilang babae ng Panginoon. Yes, she had 7 demons in her, but the Lord had mercy on her and she was cast out. Amen? Siya po ay napalaya. At nung siya ay nakalaya sa mga demonyong ito, ipinaglingkod niya ang buhay niya sa Diyos, ibinigay niya ang ari-arian niya sa Diyos, at siya ay nagpagamit sa Diyos hanggang sa huling sandali ng kanyang buhay. Amen? At ito'y nakita ng Panginoon, siya po ay kanyang biniyayaan. Amen? So, we keep on shaming Mary Magdalene, but Mary Magdalene is a great woman of God. She is the epitome of grace, of strength, of devotion, of faithfulness. And not everybody can do that. Amen? Hindi lahat ng tao ay kayang gawin yun. At sa oras na to, ito po ang nais ng Panginoon na tularan natin, si Magdalena. Do we have, you know, demons that are torturing us? Do we have demons that are, you know, making us suffer and making our lives miserable? Today, we can be set free. Today, we can be set free. Amen? Kung tayo lang po ay lalapit sa Panginoon at tayo po ay hihingi ng habag sa Kanya kagaya po sa buhay ni Maria, tayo po ay mapapalaya. Amen? Is somebody torturing you? Is a demon torturing you? Amen? Not only mentally, but maybe physically. Is the devil and his demon cohorts torturing your body? Giving you sickness, disease, illnesses that the doctor says incurable, that you have been given an ultimatum. The devil and his demon cohorts are not the ultimatum. God is the ultimatum. And God says, today, He will cast out the demons in your life. You will be set free. Amen? You are thinking that, you know, it is very difficult. Nasa isang sitwasyon ka na napakahirap. Pero sa araw na to, makikita mo na ang kalakasan ng Diyos ay isa sa iyo. At hindi mo bibitawan at hindi mo susukuan ang iyong kinalalagyan. Ikaw ay magpapakalakas, magpapakatatag, at mananatiling tapat hanggang wakas. Amen? Amen. Tayo pong lahat ay yumuko. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Oh, Mary Magdalene, you have been maligned. You have been accused. Many misconceptions were told about you. But today, we have known you as a woman of great character, as a woman who loved the Lord, as the woman who stood by Him when there was great suffering. I want to be like Mary, who found a better part. Hallelujah, Lord. Yes. I am not content. Hallelujah, Lord. Yes. Oh, I want to be like Mary. Yes. Who found the better part? I want to be like John. I want to be like John. Who laid his head upon your heart. Come on, tell it to Jesus. I want to be like Mary, Lord. I want to be like Mary. Who was a devoted follower, a faithful follower, possessed by the love of Christ, who supported the ministry, who sold all her possessions and gave her possessions to the advancement of the kingdom of God. I want to be like Mary, who loved Jesus
and who never left Jesus' side. I want to be like Mary, who is the epitome of grace and strength, who never gave up, who never betrayed the Lord, but stuck it out to the end. I want to be like Mary, who was rewarded for her faithfulness. I want to be like Mary, who was rewarded for her character, for her love for Jesus. She saw Jesus Christ in all His glory in the resurrection. Kapatid, huwag kang susuko. Huwag kang maniniwala sa kasinungalingan ng Diablo. Manatili ka, magpakatatag ka, magpakatalino ka. At ikaw ay gagantimpalaan ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. I want to be like John, who laid his head upon your heart. I am not content to worship from above. Oh God, I want to be like Mary. I want to be like Mary. Yes, come on. Desire it, declare it, tell Jesus. I want to be like John, who laid his head upon your I am not content to worship from afar. Draw me near. Yes, O God. At kung ito ang nais ng iyong puso, sa oras na ito'y magaganap at mangyayari. Magpakumbaba tayo sa harapan ng Panginoon. Kagaya ni Maria Magdalena, lumapit tayo sa Diyos. Aminin natin na tayo ay pinapahirapan ng kaaway, na tayo ay nahihirapan sapagkat there are demons that are trying to lie to us, deceive us, and sometimes we are so vulnerable that we are even believing these lies of the devil. And today, God will set us free. The Lord can cast out the demons in our lives that are making us suffer, that are making us go through pain and torture. But before we do that, let us humble ourselves. Sabihin po natin, Panginoon, patawad po, sapagkat ako'y nagkulang, sapagkat ako'y nagkasala, sapagkat ako'y tumalikod. Patawad po sapagkat ako'y nanghina, sapagkat ako'y nagduda. Patawad po sa aking mga kakulangan, sa aking kalabisan. Forgive me, Lord, for all my sins, for all my iniquities, for all my dross, for all my backsliding. Forgive me, O God, in the name of Jesus. And today, I open my heart to You. I accept You as my Lord, God, and Savior. Come into my life. Rule into my life. Be my master. Be my Lord. Be my Savior. Be my deliverer. In the name of Jesus. At kung iyon ay pinanalangin mo ng may pananampalataya, ang Panginoon ang tinanggap mo sa iyong buhay. At dahil nasa iyo ang Panginoon, ikaw ay may kapangyarihan. Ang kapangyarihan ng pangalan ni Jesus ay nasa iyong mga kamay upang magamit na labanan ang kasinungalingan ng gawa ng kaaway. At sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus, ay aking itinataboy ang lahat ng demonyo ng kasinungalingan, pandaraya sa iyong kaisipan, sa iyong buhay, sa iyong pamilya, sa iyong negosyo, sa iyong ministeryo. Sa pangalan ni Jesus, itinataboy ko ang lahat ng gawa ng kaaway,
anuman ang pangalan ng mga espiritu at mga demonyong ito, ay inutusan kong lumayas sa pangalan ni Jesus. Espiritu ka ng sakit, karamdaman, sa atay, sa baga, sa utak, sa buto, sa dugo. Demonyo ka ng sakit, karamdaman, lumayas ka sa pangalan ni Jesus. I bind the demon spirit of cancer, the demon spirit of sickness, illness, and disease that are incurable in the name of Jesus. I rebuke you in Jesus' name. Ang mga nanghihinang mga buto ay pinapalaya ng Diyos at nire-restore ng Diyos. Tanggapin mo ang kagalingan at himala. Ang mga nanghihina at na nagdi-disintegrate na mga muscles ay binubuo ng Panginoon. Pinapalakas ng Panginoon. Tanggapin mo ang kagalingan at himala. May pag-asa sa Diyos. Kung sinabihan ka ng doktor na isang taon na lang ang buhay mo, ito ang sabi ng Panginoon, mabubuhay ka pa ng matagal sapagkat sa araw at oras na ito ay pinapalaya ka ng Diyos at pinapagaling ka ng Diyos. Tanggapin mo ang himala at kagalingan. The Lord has given you a new life, a new start, a new beginning. And she has restored your body. She has restored your body. Sapakarabasyakataka. Oh, thank you, Jesus. Kahit sa oras na to ang Panginoon ay nag-aayos ng mga pamilya, mga pamilyang wasak, mga relasyong wasak. The Lord is just restoring broken relationship and just healing all the hurts and pain and struggles in your family and relationship. God heals wounds and bind up broken hearts. Today, just receive the healing of God. Just receive the healing touch of the Lord. Makikita mo na ang pamilya mo ay bubuin ng Diyos muli. Pasalamatan mo ang Panginoon. Yes, Lord. Hallelujah. And whatever it is that I have not mentioned, ang Panginoon ay namatay sa krus ng Kalbaryo para sa ating kagalingan, himala, pagpapala, katagumpayan. Tanggapin mo ang kailangan mo sa Diyos. Yes, even financial breakthrough in the name of Jesus. When Mary sold all her possessions to support the ministry of the Lord Jesus Christ, God saw that and she was rewarded for her unselfishness, for her generosity. God used her mightily in His kingdom. Oh, hallelujah. At anuman ang kailangan mo sa Diyos, ngayon ay tinutugunan ka ng Panginoon. Hindi ko man ito nabanggit, nasabi, pero kilala ka ng Diyos, alam ng Diyos ang kailangan mo, at ngayon sinasabi ng Panginoon, mangyari, maganap, at tanggapin mo ang tugon ng Panginoon sa iyong panalangin sa pangalan ni Jesus. Sa pangalan ni Jesus. Oh, hallelujah. Yes, tinugunan ka na ng Panginoon, pasalamatan mo ang Diyos. Sa lahat ng iyong pangangailangan, pangangailangan, sa Kanya lang ako magtitiwala. Tinutugunan ako ng Diyos. Tinutugunan ako ng Diyos. Pasalamatan mo ang Panginoon. Come on. Thank the Lord. Thank the Lord Jesus Christ. He has granted the desires of your heart. He has answered your prayers. He has healed you. He has touched you. He has restored you and He has delivered you in the name of Jesus Christ. And I seal that with the blood of the Lamb, now, today, and forever. Ako ng Diyos. My God has supplied all my needs. He knows every longing of my heart.
I trust in Him, for He is able. I trust Him alone, for He is able. My God has supplied. My God has supplied. My God has supplied all my needs. Sa araw na to, tinugunan ka ng Panginoon. Pasalamatan mo ang Diyos. May nangyaring mabuti, mainam, maganda sa iyong buhay. Kagaya ni Maria Magdalena, ikaw isang babae ng Diyos, pinatapang ng Diyos, pinalakas ng Diyos, at patuloy na tinutulungan ng Diyos. Kahit walang dahilan para ikaw ay manghina, tumalikod, at hindi magtiwala. Sa oras na to, pinalakas kang muli. Tanggapin mo ang kalakasan ng Panginoon. Pasalamatan mo ang Panginoon sapagkat hindi ka niya iiwan pababayaan, babae ng Panginoon. Ikaw na babaeng nanunood, nakikinig, inayos na ng Panginoon ang iyong mga suliranin at tinugon ng Diyos ang iyong mga mithiin. The Lord has made everything beautiful in your life in His time. And so all that is left for you to do is praise Him, thank Him, glorify Him. For indeed, you are special in the eyes of the Lord. Sige po, pasalamatan natin ang Panginoon sa Kanyang lahat ng kapurihan, kaluwalhati at karangalan. Amen, amen at amen. Amen. Isa nga pong malakas na palakpak para tayo sa ating mga napakinggan ngayong hapon na ito. Dala ko po tayo ngayon sa pagbibigay. Susugan ko lang po yung nakaraang turo ni Mama Gin, yung Excel in the Grace of Giving sa 2 Corinthians 8:10-7. Yung Macedonian Church at Galatian Church, yung Macedonian Church, nasa gitna sila ng trial, ng paghihira, pero patuloy silang nagbibigay. Amen? Amen? Kaya tayo po sa buhay natin, sa kabila po ng mga dinadanas natin, kakulangan, pagsubo, lalo na sa financial na pangailangan, lalo na po sa ngayon, di po ba? Marami pong nahihirapan, walang trabaho, marami pong natanggal, marami nagsarang company, nagsarado, di po ba? Pero po ang totoong mga anak ng Diyos, ay hindi po nakakaranas ng mga bagay na ito. Tama po ba? Kasi ako sa buhay ko, hindi ko po naranasan. Amen? Patuloy ang pagpapala ng Panginoon ay gumagaloy sa aming mga buhay. Tama po ba? Kaya po, kapag ikaw po ay nagtanim, pinarealize sa akin ng Panginoon eh. Kasi noong mga nakaraan, panay tayo bigay. Kasi nasa gitna tayo ng wala pang pandemic, di ba? So, bigay tayo ng bigay. Nagtatanim tayo. So, nung dumating yung pandemic, inani natin ang ating pagbibigay. Tama po ba? Amen! Amen! Kasi iba na mong problema, walang pagkain, walang trabaho. Pero tayo mga nagtanim, na mga nakalipas, ay inaani natin ang mga ating mga pinagkalob. Tama po ba? Amen! Kaya po patuloy po tayo magtanim sa gitna po ng pandemic, patuloy po ang ating pagpapala. Amen? At patuloy tayong nagbibigay. Ang turo nga po nung nakaraan ng mga lingkod ng Diyos, di po ba, ang daming nangangailangan, pero tayo nagbibigay. Amen? Kaya patuloy po tayong patuloy po tayo magbigay. Amen po ba? Amen. Patuloy po tayo magbigay. Huwag po tayong papayag na hindi tayo makapagbigay. Amen? Kapag nakaranas po tayo ng kabigatan, ng kawalan, kahit papano meron po tayong tinatanggap, ibigay po natin ang para sa Panginoon. Tama po ba? Huwag po natin hiramin, huwag po natin utangin. Ang para sa Panginoon ay para sa Panginoon. Amen po ba? Amen.
Dahil sa gitna ng problema, pagsubok laban ng buhay, hindi tayo apektado ng mga yan. Kaya po magbigay po tayo kung ano po yung mga pinangako natin. First fruit, love gift, tithes, offering, pledge. Ibigay po natin yan para sa Panginoon. Amen? Sige po, magbigay po tayo. Habang tayo po ay nagbibigay, makipagbukas po tayo sa Mateo 10:41 hanggang 42. Ito po ang sinasabi dito, ang tumatanggap sa isang propeta dahil sa ito'y propeta ay tatanggap ng gantimpala na uukol sa propeta. At ang mga tumatanggap sa isang taong matuwid dahil sa ito'y matuwid ay tatanggap ng gantimpalang na uukol sa taong matuwid. Tandaan ninyo, sino mang magbigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga maliliit na ito dahil siya'y alagad ko, siya'y tiyak na tatanggap ng gantimpala. So, ang mga tumatanggap daw sa propeta, dahil sa ito'y propeta, ay tatanggap ng gantimpala na ukol sa propeta. So, sabi dito, kung tayo daw ay magbibigay, kung sino man ang magbibigay ng kahit isang basong malamig na tubig sa isa sa mga alagad ng Panginoon, ay kanyang gagantimpalaan. So, wag po natin kalimutan na magbigay po tayo sa ating mga tagapagturo, sa mga lingkod ng Panginoon. Amen? Dahil may nag-aantay na gantimpala din po para sa atin. Kung paano natin sila binibless, ibibless din tayo ng Panginoon. Di po ba? Ang Panginoon nagbibless sa atin, ang tagapagturo natin ay nagbibless din sa atin. Amen? Nabibless tayo sa mga turo nila, napapalakas nila tayo. Tama po ba? Kaya wag natin silang kakaligtaan. Dahil ang Panginoon, nakikita niya ang ating mga puso. Sa kabila ng pagbibigay natin, di po ba? Double blessing eh. Di ba? Yung tagapagturo natin, nabibless na tayo sa kanila. Ang Panginoong Diyos, ibibless pa tayo. Amen po ba? Kaya wag po natin kalimutan na magbigay sa kanila ng love gift. Kaya sabihin niyo po sa katabi niyo, ibigay mo na yan. Ibigay mo na yan, wag mo na pag-isipan. Amen? Ayan, sige po, magpaikot po tayo ng pangalawang basket para po sa love gift from the man and woman of God. Tsaka sa mga nanonood, nakikinig, may mga nakasulat po dyan sa screen natin. Kung gusto, alam po namin na gusto nyo pong magbigay, magkaloob, mag-message lang po kayo para po sa more information kung paano nyo mapapadala yung inyong mga kaloob. Amen? Sige po, tayo po ay magkaloob. Ipanalangin po natin ang ating mga ipinagkaloob. Hallelujah, Jesus. Lord, marami pong salamat, O God, sa isang pribilehiyo, O God, na makapagbigay, Panginoon, ng kaloob, O God. Alam po namin, O God, na ito'y isang halimbawa, Panginoon, upang papurihan kayo, O God. Ang pagbibigay namin, Panginoon, alam namin ay magagamit lamang, O God, sa iyong mga gawain, Panginoon, mapalawak ang iyong salita, mapaganda ang tahanang ito, Panginoon, at marami pa pong maabot na kaluluwa, O God. At alam po namin, O God, na kayo po ang magbabalik sa amin ito, sigsik, liglig, umaapaw, at walang sukat na paglagyan, Panginoon. At patuloy, O God, na tinataas namin ang iyong mga pangal, ang iyong